kabataan o sa kaunlaran ng kasaysayan, ang unang episode ng Araling Panlipunan 8, ang geografiyang pisikal ng daigdig. Ang ating host ay talawangan ng baby teacher ng Sunset at top advisor ng KKK, ang Danica. Salamat ha. Pero bago tayo magsimula, ano muna ang ibig sabihin ng geografiya? Ito ay nanggaling sa dalawang salitang Griego, geo at graphe, lupa at pagsusulat. So ibig sabihin, ang mga geographer, dinidescribe nila ang buong daigdig. Ang planetang Earth. May layong 152.09 million kilometers sa araw at matatagpuan sa pagitan ng Venus at Mars. Espesyal ang planetang ito dahil tanging ito lamang ang sumusuporta sa buhay. Ang mga halaman ay ginagamit ang sinag ng araw para sa photosynthesis habang naglalabas ng oxygen. Dito nakadepende ang mga hayop at tao. Ang ating planeta ay binubuo ng tatlong bahagi: ang crust, mantle, at core. Ang crust ay matigas at mabatong bahagi na nahahati sa malalaking tipak ng bato na tinatawag na plates. Nakalutang ang mga plates sa mantle, isang patong ng mga batong napakainit kaya malambot ito at natutunaw. Sa gitna nito ay ang core na binubuo ng mga metal tulad ng iron at nickel. Samantala, upang matukoy natin ang lokasyon natin sa mundo, nahati ito sa imaginary lines na paralel at meridian. Sa pamamagitan nito, malalaman natin ang latitude at longitude o ang sukat ng isang lugar mula sa equator o prime meridian. Sa crust, may kita mga karagatan at kontinente. Ito ang mga pinakamalalaking anyong tubig at lupa sa daigdig. May limang karagatan ang daigdig: ang Pacific, Atlantic, Indian, Arctic at Southern. Samantala, magdahan-dahan naman tayo pagdating sa mga kontinente. Unahin na natin ang sariling atin. Kilala niyo pa ba ito? Siyempre, Asia yan. Yan ang EP niyo last year eh. Ito ang pinakamalaking kontinente sa daigdig. Narito ang pinakamataas na bundok sa daigdig, ang Mount Everest. Ito rin ang tinatawag na Cradle of Civilization dahil 3 out of 4 ancient civilizations nang galing sa mga river valleys nito: ang Tigris-Euphrates, Indus, at Wanghe at Yangtze. Dako naman tayo sa karugtong na kontinente nito, ang Europa. Bibida ang kontinente na ito sa pag-aaral natin ng kasaysayan. Parehong makikita rito at sa Asia ang pinakamalaking bansa sa buong mundo based sa territory, ang Russia. Nandito din ang pinakamaliit na bansa, ang Vatican City. Tawid tayo ng Mediterranean Sea at nasa Africa na tayo. Tinaguro ang hottest continent sa buong mundo dahil ang equator ay bumabagtas sa gitna nito. Nandito ang Sahara Desert, ang pinakamalaking disyerto sa mundo. Buti na lang, andito rin ang pinakamahabang ilog, ang Nile River, ang pinagmula ng Egyptian Civilization. Kung titingnan sa mapa, tila pieces of puzzle ang kanlurang bahagi ng Africa at yung sa silangang bahagi ng South America, right? Actually, dahil dyan, naisip ni Alfred Wegener ang plate tectonic theory. O tulad nga ng sabi ko, nakalutang ang mga plates sa mantle kaya gumagalaw ang mga ito. Sa Timog Amerika naman, may kita ang pinakamalaking tropical rainforest, ang Amazon. Samantala, ang pinakamahabang mountain ranges naman ay ang Andes. Sa itaas nito, nakarugtong ang Hilagang Amerika. Sinong hindi makakilala sa US? Ang nananaig na superpower ngayon. Siyempre, meron din silang Grand Canyon na nagpapakita ng mayamang geological history ng mundo. Ang Australia naman ay ang pinakamaliit na kontinente. Mastig nga kasi kontinente na nga siya, bansa pa. Ang pangalan ng Australia ay nangangahulugang timog sa Latin, kaya alam mo na kung saan siya makikita. Kilala ito sa Uluru o Ayers Rock, isang gigantic sandstone na sagrado sa mga indigenous Australians doon. Isama na rin natin dito ang kapuluan sa Oceania. Oceania kasi may kita sa Pacific Ocean, duh! At panghuli, ang pinakamalamig na kontinente, ang Antarctica. Ito ay matatagpuan sa pulong timog kaya kaidalang tumanggap ng sinag ng araw. Kaya malatipak na yelo ang kontinente ito. Maliban sa mga penguins at seals, may mga counting scientists ang nananatili rito. So ayan, around the world in 5 minutes ang peg.
Siyempre, paano ba naging espesyal ang daigdig? Eh, sa ibang inner planets, may kita rin yan. Dahil sa atin. Dahil buhay tayo. Ikaw, ano naman ang paborito o gusto mong puntahan na tanawin dito sa daigdig? Pakishare naman ang pa-comment sa aming FB page or YouTube channel na nangyari noon kasaysayan ngayon. Kita-kits mga ka-tips!